may umiiwas talaga ako kahit na may. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Hindi tayo sumasali sa mga ganyan. Sino sa mga group ride, okay? Is dahil sa marami pong okay. Pasensya na po kayo sa mga iba, okay? Huwag sana magagalit yung mga ibang group. Yung marami pong pa-epal, di ba? Yung mga karamihan, hindi naman lahat. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mga membership na club or whatever, yung motorcycle club na marami po kasi yung pa-epal, di ba? Maraming pa-epal, as in maraming papapil. Okay? Kung halimbawa may pupuntahan kayo, may group ride nga ganyan, may lagi may dumidiskarte eh. May laging nagbo-boss-bossan, okay? Tapos naman dalas ay hindi lang yan iisa. Mga dalawa, tatlo yan sila, apat sila. Okay? Normally yung mga siyempre yung mga adults nga, okay? Kasi kung halimbawa baguhan ka pa lang or bata ka pa ganyan, normally yung mga adults yan yung nagbo-boss-bossan, nag-epal-epal na. Talagang sila yung nagmamanage sa group, kumbaga, okay? Sila yung gustong i-follow ng group. So yun, kung minsan nga nagko-conflict pa eh, yung gusto ng ibang boss-boss na ganito, doon tayo pupunta. Yung iba naman ay gusto dito pumunta, di ba? So yun, maraming pa-epal, maraming boss, kumbaga, maraming head. Hindi kayo magkakag-decide kung saan gusto nilang pumunta. Doon lang kayo magkakapunta. For example na lang, okay. Example, nag-group ride na kayo, okay, nakadaan kayo sa highway, maganda yung mga daanan, ganyan, whatever. Maganda yung mga views, okay, maganda. So, gusto niyo mag-picture or whatever. Hindi kayo magkaka-picture ng basta-basta kasi nga ay kung ano yung sabi ng boss-bossan or yung boss na ano yung paepal nga. yun lang talaga yung susunod. So ibig sabihin pag sinabi nilang walang hintuan, diretso lang yun. Walang hintuan, pag hihinto ka, di maiiwan ka, di ba? O pag hihinto ka, pagagalitan ka or whatever. Kasi ma-miss yung schedule ninyo or whatever, ganun. So yun, isa sa rason din kung bakit ayaw ko ng group ride or ng mga yun nga, yung mga club ride na yan. Kasi nga ay maraming nagbo-boss-boss at maraming boss, okay? Maraming boss, maraming head, maraming nagde-decide kung saan kayo pupunta, kung ano yung gagawin niyo, kung saan kayo magi-stop. Kumbaga ay wala kang freedom, di ba? Wala kang freedom sa inyong route, okay? Sa inyong route kung saan kayo pupunta, okay, di ba? So, yun, isa po yan sa dahilan kung bakit hindi talaga ako sumasama sa mga group ride nang dahil dun. Kasi wala kang ultimate na freedom eh. Kumbaga eh kung ano yung sinasabi ng mga boss-bossan, yung mga head, yun lang talagang masusunod. Kaya kung gusto mo mag-stop sa mga magagandang views, sa mga highways, yung mga may gusto kang i-picture or whatever, ay hindi mo magagawa. Ayun, diba? Hindi mo magagawa kasi kung anong sinabi nila, yung sinabi ng mga head, sinabi ng mga boss, ay yun lang talaga ang masusunod. Diba? So since yun lang ang masusunod, edi wala kang freedom na gawin ang gusto mo, di ba? So yun po ang ating number 2 reason kung bakit ay hindi po ako sumasama sa mga group ride. So nga ay maraming pa-epal, maraming boss. Well, except naman siguro, kung halimbawa, for example na lang, ang tinutukoy po is yung mga malalaking group, yung malaking mga club na motorcycle club na malalaking, mararami silang miyembro, di ba? Yung mga 40, 30 yung dami nila, yun. Pero siguro kung halimbawa mga kakaunti lang kayo, yung mga tatlo kayo, apat, lima, ganyan, siguro nagkakaintindihan naman, di ba? Kung gustong mag-stop ng iba, nag-i-stop, okay, walang problema sa iba, diba? Pero ang sinasabi ko po is yung mga club, yung mga malalaking club, yung mga grupo na talagang malalaki sila, mga 40, yung mga
40 na miyembro, mga 30 na miyembro, di ba? Yung mga ganun po, talagang mayroon talagang boss-boss, mayroon talagang head na gustong mag-head lahat. Yung mga apat na lima sila, ay gustong sila yung mag-head ng group, ganyan. Sila yung magde-decide kung saan pupunta, kung kailan hihinto, di ba? So, ganun po ang medyo hindi natin gusto, okay? Eh, for example na lang, halimbawa sa highway ka, di ba? Sa highway kayo, tapos may magandang views, ganyan, may magandang Instagramable na anong tawag dito? Yung mga madaanan ninyo, di ba? Instagramable place na madaanan ninyo. Eh, hindi nyo magagawa kasi nga walang hintuan. Huwag sinabi ng boss o ng head na walang hintuan, eh di wala talagang hintuan, dire-diretso yun. Pero kung halimbawa maliliit na grupo lang kayo, for example, mga lima lang, okay, tatlo kayo, apat kayo, siguro wala namang problema kasi makaka-decide naman kayong apat, di ba? Wala namang problema sa akin yung mga ganun. Yung mga maliliit na group, for example, yung mga ganun, yung mga apat kayo, lima kayo, wala namang problema. So, yung tinukoy ko po is yung group talaga, yung group ride na talagang maramihan, okay? So, yun po ang ating reason number 2 kung bakit hindi po ako sumasama sa mga motorcycle club na yan o yung mga group ride na yan. Okay, dahil nga sa ganun. Hindi ka makakapag-decide ng gusto mo or hindi mo magagawa yung gusto mo. Wala kang ultimate freedom na magagawa. Kumbaga, okay, di ba? In the first place, kaya nga gusto mo mag-motor ay para may freedom ka. May freedom kang huminto, may freedom ka magpabilis, may freedom kang gawin yung gusto mo, kung saan ka magpicture-picture, whatever. Eh kung halimbawa may nagde-decide para sa inyo, edi useless, di ba? Useless talaga, as in. Kasi hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. So anyway, dumaan po tayo kanina sa may Putik, okay? Sa may Putik area, meron pong, hindi ko alam kung LTO ba yun o highway patrol kasi parang yung suit nilang ano yung sombrero yung cowboy I think siguro parang ano yun anong tawag dun parang collaboration yun parang LTO SPG collaboration parang ganun siguro highway patrol yung pati LTO kasi yung cowboy na sombrero ay highway patrol naman yun. So, pero siguro kasama pa rin yung LTO. And as usual, umiwas pa rin tayo. Kasi nga, itong motor, tulad ng pagkasabi ko dati, ay laging Trinidad Rider ako. Lagi akong Trinidad Rider nito. Maayos naman yung headlight, yung signal light, yung brake light. Pero tuwing may LTO, nagkakapalya, pumapalya. Kaya pag may LTO, ay may iwas talaga ako kahit na may... Nahulog yung... Ano yun? Bandana niya siguro yung nahulog. Dali lang, ayusin natin yung kwan. Check natin kung may signal. Ay, may signal. Kung may... Nagre-record pa siya. But if you